mga Pilipino, di ba Kristiyanos tayo? Di ba naniwala tayo na si Kristo ang ating Diyos, at ang Ama, at ang Espiritu Santo? Pero bakit tayo takot sa mga anumang mga nangyari sa Pilipinas? Inaasal lang ba natin sa ating sarili ang mga pangyayaring ito? O inaasa natin sa ating Diyos na mayari ng langit, ng lupa, ng daigdig, sa ilalim ng lupa, at sa lahat na nandito sa mundo, Siya lang ang may-ari, ang may kapangyarihan sa lahat upang tapusin ang anumang mga salot na dumarating sa ating buhay. Ano ba ang salot sa ating buhay? Bakit hindi maputol-putol? Akala ba natin ang salot lang na dumarating sa atin ay yung salot sa mga COVID, sa mga anumang sakit dyan? Lahanin ninyo na isang dahilan bakit hindi maputol-putol ang mga salot sa Pilipinas, dahil mismo sa ating sarili na walang tiwala sa Diyos, ngunit mas malaki ang tiwala doon sa tao na mga mayabang na nagpapakunwari na sila lamang ang sila ang magkaligtas sa atin, sila ang magbigay sa atin ng kinabukasan, sila ang magbigay sa atin ng kasaganahan. Ninyo ba napansin? Matagal na tayo, tumanda na tayong lahat. Bakit iaasa natin sa tao? Bakit nagpapaano tayo sa mga pangako? Ang pangako ng Diyos, tinatabi natin. Yung pangako ng tao, yun ang nasa isip natin. Maawa naman sana kayo o tayo sa sarili natin, lalo na sa bansa at sa darating pang mga kabataan. Sila rin maging gaya natin na walang kinabukasan. Maraming magagaling magsalita ng Diyos, pero gusto nila na sila ang purihin, hindi ang Diyos, dahil magaling sila sa salita ng Diyos. Magaling sila manluko. Ginagamit nilang salita ng Diyos upang lukuhin tayo at pirahan ng mga tao na yan. Ang mga taong yan, hindi yan nasaksaktan ang puso nila, matigas pa yan sa bato. Ang iniisip nila ang sarili nila. Kaya ang laban na lang natin mga tao, ito na lang. Dasal, tiwala, at ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ano bang sa Kanya sa Diyos? Lahat. Sa Diyos ang lahat dito sa mundo. Walang sa tao. Kung may kinikita ka, kung may pira ka, saan galing yan? Diba? Sa buhay mo, sa pagsisikap mo, sinong nagbigay sa'yo ng lakas na yan? Ang Diyos lahat, walang makapagsabi na galing sa'yo dahil naghihirap, pinaghirapan mo yan. Kung hindi ka binigyan ng lakas ng Panginoon, wala ang lahat yan. Kaya sana sa lahat ng mga Pilipino, na mga Kristiyano, Muslim, pang religion dyan, magpakumbaba tayong lahat. Ibaba ninyo inyong sarili, ibigay sa Diyos ang lahat. Huwag niyong angkinin, dahil siyang Diyos natin. Wala tayong ibang purihin kundi Siya. Huwag niyong purihin ang tao, huwag niyong mahalin ang tao na sobra pa sa Diyos.
kaya tayo nagkawatak-watak dahil ang utos ng Diyos baliwala na sa atin. Pero yung utos ng tao, doon tayo natatakot. Kawawa tayo, mga kapatid. Kawawa tayo, mga Pilipino. Pagtuloy-tuloy pa rin ang isip natin na ganito, hindi matatapos ang problema. Ang problema matatapos lamang kung si Kristo ay nasa buhay mo. Si Kristo ang mag-guide siyang lahat. Maraming tao na nagsasabing alam niya na may Diyos, pero hindi niya kilala mismo ang kanyang mga ginagawa. Hindi niya kilala kung tama ba o hindi. Bakit? Dahil sunod-sunuran tayo sa mga tao na nagkunwaring mga maka-Diyos, maka-tarungan. Ang ginagawa ko para sa kanyo, walang makagawa. Si Kristo lang ang mga gawa para sa atin. Kaya yung mga nanay, mga tatay, tayo gumagawa lamang sa ating gampanin bilang mga magulang. Hindi, walang tao na makapagsabi na umunlad ang anak ko dahil sa akin. Isa ka lamang kung sa ano pa lang yan. Kung sa isang sasakyan, nagaano ka lang, pasahero ka lang din dyan. Kaya sana naman bigyan natin ang lahat ng ito sa Diyos para bumalik na ang normal sa Pilipinas. Kawawa yung mga taong gutom. Okay lang sa mga taong mayroong pera, pero sa mga taong gutom, paano sila?